po tayo mag-start? We have a quorum. Sir, naka-mute ka pa po. Sir, naka-mute pa po. Okay. Yan na, Father. Pwede na. Okay, thank you. Father, with your permission, can we commence? Yeah, go ahead. Okay, Father, let me just share my screen to you, everyone. Okay. Yan. Isama na natin sa prayer po. Prayer. Father, okay lang po ba kung we can ask a prayer from you? Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, you know that you are listening to our every prayer, every tear that falls from our eyes, every sigh that our lips utter. May we, at this moment in time, ask you for more blessings and graces, especially for our council, for our advisory board. This we ask through Christ our Lord. Amen. God bless you. God bless you too. Thank you, Father. As a panimula po natin, Father, ang welcome remarks po natin will be headed by Sir Mark, who is our newest member. Since aalis po siya ng maaga after his opening remarks po, Sir and Ma'am, may we ask him to introduce himself and then at the same time address the RAGPTD already. Maybe some sort of kung ano man po yung gusto niyang sabihin with you guys. Sir Mark, thank you. Pwede na po kayong mag-welcome remarks. Marvin po, Sir Ace. Sorry. But ba Mark? Sorry. My fault. Sir Marvin. Sino ba si Mark? Baka bagong member yun, sir. Alam mo, magkaroon tayo ng bagong member na Mark ang pangalan. Pero sa gayon po, ma'am, marami pong salamat sa pag-imbita sa akin na maging bahagi ng isang napakagandang organisasyon. Ako po si, Marvin Rodriguez. Ako ay ang incoming assistant governor ng Rotary Philippines, District 3830. Nakasama ko po si Gail sa iba't ibang kumpanya, no, kung saan ako ay naglingkod na rin. Kasalukuyan ako ay nasa isang chief executive officer ng Miramed Philippines. At ako rin po ay isang negosyante na naglalagay ng mga tao sa iba't ibang kumpanya sa Asia at sa Pilipinas. Isa pong karangalan na maging bahagi, katulad nga na nasabi ko kanina na maging bahagi ng medical and dental mission ng na ating pupulungan ngayong hapon. Ganun pa man humingi ako ng paumanhin at hindi ako makakasama sa inyo for sa duration ng meeting na to, pero pinapangako ko na sa mga susunod na panahon ako ay makakapagbigay ng kanapatang oras para na rin sa ikabubuti ng lahat. Marami tayong project na dapat gawin. Nakita ko nga kanina is ang organisasyong ito ay para sa pagbibigay ng aruga sa mga nagbibigay ng aruga sa ating bayan. So ulitin, marami pong salamat, Gail, sa pag-imbita sa akin at kinagagalak ko kayong makilala. I'm looking forward to having a lot of joint projects with all of you in the future. Salamat.
Thank you very much. Ang lalim nun, Marbs. First time ako nakarinig ng speech sa Tagalog. Galo sa'yo. Hindi ako sanay mag-Tagalog, pero sige. I do that. Sige po, ako po ay kailangan ng umalis. Maraya pong salamat. Thank you, Sir Marvin. Hindi, Sir Mark. Sorry. Thank you, Mars. See you next time. See you next month. Okay, ma'am, without further ado po to the body, let me just share to you again my presentation. Again, sir, ma'am, paulit-ulit po itong aking presentation. So, hindi Mark, Marvin. Kakainis naman, oh. Alam mo, minamalas yung mga ganyan, eh. Okay, my presentation will be, again, no, paulit-ulit po ito, efforts in the institutionalization, and then yung established policies. Good news, 11 na po yung ating technical working group resolutions who were approved. And then two more is for signing. Dalawa na lang po, bingo na tayo. In fact, isa na lang, hit na natin ng target. Tapos na-deliberate na natin yung advisory council natin. Advisory council contribution, key contributions last time. I think the second time po na present po sa inyo. So ngayon ang pag-uusapan na natin, results. So, ano na po ang resulta? Okay, so far, institutionalization-wise, nakakalimang operations review na po tayo. The last one was November 8. Fourth, technical working group, October 18. And on Wednesday, magkakaroon tayo ng fifth technical working group. So, on track tayo lahagi. And then, fourth natin, RAGPTD, was last October 11. So as shown po ulit ang ating plano for the year, no? Ito po yung sinusunod nating template para hindi po tayo nawawala. Ito so far ang ating results. So ang target po ng advisory council is 6. So ma'am, sir, congratulations. Nakakalima na po tayo. We are one more meeting away so that yes, we can hit the target of 6 for the year. So congratulations to RAGPTD for being consistent. Next is the technical working group. 4 na po sila. 8 pa po yung kailangan. Unfortunately, hindi ho natin kayang abutin yung 12 kasi hindi kaya ng 2 beses isang buwan. Kasi mahirap pong mag-technical working group po talaga. And hindi po basta-basta nag-technical working group. Di bali na pong less po yung meetings, hindi natin naabot yung target natin, basta quality. Mahirap po yung minamadali natin, how shall masabi lang na merong meeting, ayun, hindi naman pala totoo. So in this case, yung operations review, management review din po, hindi po rin natin maabot yung 12, pero bagamat hindi natin maabot, nakakalima na po tayo. And one more, para lang po mga lahati tayo. 50% is better than nothing, but I'm saying 100% ka nga, pero hindi naman quality, nonsense din po. So quality versus quantity, I'll go for quality any time of the day. Strategy review naman po, sir, ma'am, nadidelay po tayo. Why? Yung OR po natin, yung results niya is, well, a little bit slower than expected. There was a delay in some things like changes in people. But I still believe that we can hit our third strategy review most likely, sir, December. First or second week of December, and hopefully sana po when all things go well, we can still hit that one. So far ang napag-usapan po namin is December 10 will be our third strategy review. Pwede pa rin po yon as long as within fourth quarter na conduct natin yung strategy review. Okay. So hindi ko na to ipapaliwanag, alam na ninyo to, Technical Working Group, Police Strategy Management or PSMU, and kayo po, RAGPTD, are the strategy partners. Along with our top management, no, yung pong strategy partners natin will work with the top management, in this case, si deputy at saka the chief, will now work with the core process owners at saka support process owners, yung backliners and frontliners, to be able to deliver the services that is needed by our customer, which are the NCRPO personnel, the dependents, and authorized civilian. Now, this is our from the health service technical working group. Ito po yung technical working group dito sa atin. Ito po yung PSMU sa kanila sa health service. Ito naman po yung sa atin. Ito naman po yung mga pagbabago. Ito po yung pinakabago natin. Lieutenant Melia will be
my assistant chief who happens to be the replacement of Lieutenant Matias. So these are the advisory council of health service, which by the way, sir, ma'am, di pa rin natin nami-meet sila. No? So we're hoping by 2022 sana magpatawag sila. In fact, sir, ma'am, dapat sila ang magpatawag, hindi tayo. Kasi parang baliktad, no? Tayo magpapatawag ng meeting sa kanila, samantalang sila yung tatay at nanay. Hindi kaya magalit yung nanay at tatay. No? Oye, hindi ka nga dito, tay, at kausapin mo ako. Baliktad. Dapat sila magpatawag sa atin. But nonetheless po, sir, ma'am, I'm very glad to inform you, siyam na po kayo ngayon. As mentioned before, ang ideal po is 10 to 15. So, isa na lang. Bingo na rin po tayo sa RMDU membership. So far, sir, ma'am, we have our new member, hindi si Mark, Mr. Marvin Jason Rodriguez II. So, I'm really sorry, Sir Marvin. Hindi ko na po uulitin. Pasensya na po kayo. Ganyan po talaga pag nabilad sa araw. Okay, so the summary of RAGPTD membership. Ito na po tayo. May bago na tayong... dahil na bago po yung ating... may bago po tayong kasama, si Sir Marvin, hindi si Sir Mark. Meron na po tayong dalawa sa business sector. Then one on academe, LG1. Youth sector is si ma'am, senior citizen si father. So si father din po sa religious. Sa women, nandyan po yung tatlo nating kasamahan. And then meron po tayong NGO 1 and then media is 2. So, doon naman po sa cascading activities natin. Again, no, nung weekly tactical reviews natin, tuloy-tuloy po ito. But we are beefing up the tactical review in the coming weeks leading up to the strategy review. We're hoping sana po yung ating mga PSMU members will double time kasi we have barely 2 weeks left bago po maubos ang November. And we still have, well, at least po, sir, ma'am, what I can say is that the basics is there. Ando na yung paa. Kulang na lang is maglakad. Yung first step towards the direction. And then, by the time that they are already walking, pwede na ho tayong tumakbo. And hopefully, sana makarating kami sa finish line. Okay, so ang first OR natin, second OR, third OR, fourth OR, and the fifth OR, we now have a more clearer picture of what is the OR matrix. So marunong na po yung ating mga, with the exception po, process excellence na si Lieutenant Melia. He still has a lot of things to catch up. In fairness naman sa kanya, he's committed to it. But I hope makahabol po siya kasi barely 2 weeks na lang po yung natitira. But the other perspectives, I think they got the hang of it. It took them 6 months to be, 5 months to be able to transition from nothing to something. Well, at least that's something, yun ang masasabi ko. Integration of the health service scorecard. By the way, sir, ma'am, meron na pong bago. I'll be sending this one to the group chat. And I hope you take some time, basahin po siya. Kasi ito na po yung scorecard ng health service. And then meron din po sila doong matrix. They made a lot of changes. Well, not really a lot. I think 30%. Binago nila. Tapos yung template nila nagbago din. But there are a lot of unclear things na kailangan pa naming pag-usapan with PSMU. Yun nga po yung pinag-aksayan talaga namin ng oras. Kasi in the beginning pa lang, sinabi ko na sa kanila, parang may problema yung PSMU, yung scorecard natin. Kaya pag mapapansin po ninyo, sir, ma'am, hindi natin pinag-uusapan sa RAGPTD yung scorecard. Kasi nga, I'm waiting for that moment that malinis dapat ang scorecard bago ipresenta sa inyo. Kasi kayo naman po, on the other hand, you have your advisory council key contribution to worry about. Now, what will happen is in the strategy review, dun po marireveal lahat yung pinaghirapan po ng PSMU. And during the strategy review, we are going to reveal to you, ito yung mga pinagdaanan namin, binago namin yung measure, binago namin yung objectives, binago namin yung initiatives, yung targets binago namin. Kasi, blah, 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 blah. So, it will be revealed on the strategy review, but if we finish early prior to the strategy review, we are going to send to you, hopefully, prior
meron pa kayong last na RAGPTD, and I am hoping sana po, fingers crossed, ito po ay matapos namin by that time na magkaroon kayo ng 6th advisory council, RAGPTD meeting, and we can now reveal to you prior to the strategy review, kasi we really need the help of RAGPTD to be able to strengthen our case. Ang magiging kalabang kasi natin dito yung health service PSMU, makakalaban din natin yung CPSM in a way that they're saying, oh, eh, ba't ganyan yung scorecard? Bakit ganyan? So marami po kaming hinahanda, and we're hoping we finish that by the end of November. Sana po. Okay. Now, on the 6th OR, we are hoping na sana mag-full attendance na, kasi last time absent po yung dalawa. Which is yung nag-absent, yung bago. So, wala akong magawa. Absent sila eh. So, we're just going to deal with it. And then on the tactical review, doon kami maghahabol. And we're hoping to finalize the RMDU scorecard prior to the strategy review and integrate it with the health service scorecard. We're going to also conduct drills on the upcoming strategy review, kasi sila po ang magpe-present during strategy review. Andun lang po ako to provide guidance, and then I'm also there to be able to give them techniques, no, and the nutshell of what we need to do. But at the end of the day, sila po talaga yung kailangan mag-present. Lesson learned ko yan sa PSPG. Ako nagpe-present lahat ng mga presentation ng strategy review. Ending, sinasabi, ba't ikaw nagpe-present yan? Ba't di yung mga scorecard owners? So, yun. So this time, I'm taking the back seat. I'm just the one who is pushing, influencing, and then sila po talaga dapat ang magtrabaho. Okay, so pagdating naman po sa approved resolutions, I've mentioned 11 na po yung ating na-approve, and we are already one more. Isa na lang po, bingo na tayo. One more na ma-approve po ni CEO, target achieved. So wala na po tayong problema sa ating 2021 target, and we're just going to look forward towards the beyond ng 2022. Okay, so another 12 na naman po yun, but if po sir, ma'am, matapos po natin yung scorecard natin, I believe we will have at least 10 resolutions, kasi sa dami ng mga babago doon, lahat yun, kailangan may resolutions. So I think 10, on the first month pa lang ng January, baka may 10 na tayong resolutions. So the rest of the year, pwede na tayo mag-petis-petis, but kilala nyo naman ako, I don't do that. And every month, it's something para tayong hinahabol ng Tagalog. Okay. Let's go now to your realm. So this is the advisory key contribution. So just a brief review, there are 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So what we did was simply magkaroon lang tayo ng equivalent money valuation as a measuring tool that cuts across the 6 categories. So dito, monetary valuation talaga tayo. So, ang premise natin is how much shall PNP, in this case is RMDU, pay if hindi siya free. In this case, nalilibre kasi ng RMDU yung services and things that the resources that we are getting from the RMDU through the efforts of RAGPTD. So, yun yung kina-count natin. So, magkano? Okay, so we go now with AKC1, which is strategic. So dito ang na-propose natin, no, yung oras ninyo, magkano ang oras ni Father? Magkano ang oras ni Sir Marvin? Magkano po yung oras niya pag kayo po ay nandito? So ang calculation natin was 1,500 per hour. So right now po pang-lima na ngayon na RAGPTD. If we count this one, so may 5 po kayo ngayon attendees, times kung ilang oras po kayo matapos, times 1,500, so yun po yung equivalent. So right now po, not counting the fifth one, you already garnered 60,000 pesos. Ganun lang kasimple. So ganun kamahal ang oras nyo dito, kaya dapat bilisan ko mag-explain. Okay, KC2. Advocacy naman po tayo. Pagdating sa advocacy, ito po yung talagang masasabi kong key success factor po ng RAGPTD.
The RAGPT Coffee Mondays has already made their maiden voyage, no? So I'll skip this one. Pero konti lang po, sir, ma'am. Yung program natin, nagbago-bago siya. But now, ito po yung pinaka-latest. Meron tayong dinagdag yung usapang PWD. Ito yung pinaka-bago. And I'm very excited to discuss this one. But I leave this one up to Ma'am Gail. Kasi siya po yung... Sir Louis yan eh. Ah, si Sir Louis. So, yeah. Si Sir Louis, diba meron din tayo OOBP segment na? Bago ay, o nga. Sorry. Sorry okay naman. Lang. Okay sorry lang. Idadagdag na lang natin. So anyway, yes. Thank you for the reminders. I'll just correct this one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 na yung segments natin. It is now getting bigger. So I guess hindi na siya 20,000, baka 25,000 na siya kasi lumagpas na tayo ng isang oras. So anyway, this is the RAGPTD program. Ito po yung projection natin for the year. Blah, blah, blah. But this is now our accomplishment. So right now, may 20,000 tayo per show and we did 4 shows already counting this afternoon show that would be amounting to 80,000 pesos. So not bad, right? Oh, not bad. So if the RMDU is paying for an online broadcast no, radio program, ba, magkano rin yan, no, 80,000? Saka may bubunot ng 80,000. Wala akong 80,000 na lalabas dyan. But thankfully, RAGPTD is here. And because of you, meron tayong 80,000 na contribution. AKC3, skills enhancement. Sadly, marami tayong proposal. Sadly, zero pa po tayo dito. So, sir, ma'am, we still have, I think, half November and the whole month of December. Baka po pwede pa po tayong humabol. Sayang eh. Sayang po. Kahit mga siguro makadalawa man lang tayong course dyan. And I challenge po RAGPTD to be able to deliver po yung at least man lang. Kasi I was hoping sana meron na tayo by this time. But siguro busy talaga tayo. But then, I'm still hoping makaisa tayo dito ngayong November. And then at least 2 by November. December. So at least 3. Sana. Okay. Anyway, I leave that one up to the RAGPTD later to discuss. So let's move on to the morale and welfare. Morale and welfare, meron tayong balak na bloodletting program. Pero so far, wala pa po tayo ginawa and di pa po natin na-accomplish. But nonetheless, we have what we did not plan. So, eto nakakatuwa po dito, sir, ma'am. I'm very glad to inform everyone that because of this RAGPTD contribution, RAC number 4, the RAGPTD is saved now to say that we now have garnered an amount of 1,380,000. Wow. Paano nangyari 'yon? So, just ma'am, last month ba yun? Tama, no? Last month. Sila Ma'am Galema and Counselor Pam was able to garner flu vaccines and pneumo vaccines. So, as shown is our calculations. I hope I'm not mistaken by my mathematics. But 480,000 ang naging ano natin, calculation for the flu. And then yung the vaccine amounted to 900,000. So not bad, right? So ang balak lang natin is a very minuscule 500,000. Ayan, 1,380,000. AKC5, capability enhancement. Of course, so far, ang nag-donate pa lang po sa atin ay si ma'am. So mounting for... Sorry ma'am, bumaba yung ano namin, yung pagkakakalculate. So, 7.5 okay po siya. Well, not bad, okay right? Lang, better than zero. Okay, so AKC number 6, other contributions, so far, zero. Zero po tayo doon. So, ito po, alam nyo na po to, last time, I've already discussed this one lengthy before, but I guess we need to be able to discuss more on, I think, yung pong balak po natin na bagong segment ngayon. And we're happy to inform everyone. Hindi na ako magsasabi. Kayo na lang ni Sir Louis, Ma'am Gail, ang mag
break ng balita regarding sa PWD segment as well as our upcoming segment. Sana po, fingers crossed again, I'm just waiting for the advice coming from CPSM at saka nag-PTD. Sana po matuloy. So, kayo na lang po, Ma'am Sir Louie, ang mag-discuss. So, I now turn over the control of the meeting to our chairman, Father Pablo. Sir? Yeah. Ano ba nasa agenda kayo? Gail? So far, yung mga na-discuss ni Sir Ace, yung exciting ngayon, yung dun sa PWD segment natin at saka yung mangyayari tomorrow, which is si Sir Louie ang nag-head ng project na yun, and he has the details naman. On my end naman, I just would like to thank naman the RMDU for the award given to our RAGPTD this morning. So in behalf of course our chairman Father Pablo, I would like to thank especially Sir Ace for spearheading that sobrang short preparation, pero nagulat kami, napakaganda yung naging program and yung binigay nilang plaque. Nagulat ako yung picture, agad-agad nandun. So thank you Sir Ace for all your efforts to recognize our effort to help the RMDU. Yung Father, yung isang plaque na nandun lahat ng names natin, iniwan ko po sa office kay Sir Ace para sabi ko para makita po nila every time we visit. And also, I'd like to congratulate Ma'am Nina and Councilor Pami as well, as kasama rin sa mga awardees. And yung mga naging awardees din kanina from RMDU personal, congratulations for job well done. Yung iba nakausap namin kanina. Si Madam De Leon, nagpapasalamat din kami sa warm welcome at napakasarap na handa ng breakfast. Kakaiba yung kinain namin kanina. And you know, it was really a beautiful morning, beautiful Monday morning. So yun lang so far on my end. Yun pa, yung bloodletting activity, yun yung pinopropose ko for December 19. We'll discuss it with Sir Ace para magawa namin a resolution. And so far yun po yung ano natin, year-end na project na pinopropose ko para magawa na po yung bloodletting kasi ang dami talaga nangangailangan. Si Marvin, meron siyang idodonate. I'm not sure lang if it's laptop or yung customized calendar, but I already discussed it with him. So yun po yung gagawin niya for ano rin sir, December, Sir Ace. Na-discuss ko na rin sa kanya. So I just need the details para maibigay ko sa kanya para ma-meet natin yung ating target. Hopefully, gusto ko yung ano yung calendar. So yun. So far yun po yung from my end. I think si Sir Louie is ready to present naman dun sa ating Usapang PWD new segment and webinar for tomorrow. Sir Louie? Gail, baka naman yung certificate of appreciation na natanggap mo sa coffee. Patingin niya? Yeah. Andito, kaya lang naka-ano ako. Ma'am, ako na lang. Sige, si Sir, share. Yan na lang niya, share screen. Apo, share screen ko po, Ma'am, Sir, yung plaque po. Ito po yung plaque ninyo. Yung plaque po ng RAGPTD. So, nandyan po lahat ng mga pangalan ninyo. With the exception of si Sir Marvin. Hindi pa siya nakasama officially. Sorry. Yeah. Kasi officially, hindi pa rin napirma ni Chief yung kanyang resolution. Right. So, yun. Hindi pa na. Technically, hindi pa siya kasama talaga. But, yun nga po. Ito po yung kay Ma'am Pami. Unfortunately, si Ma'am Pami nagkaroon ng food poisoning. Sayang. Ganda pa naman. And then, ito naman po yung kay Ma'am Galema. Ayan. And then, ito po yung kay Ma'am Gail. Ayan. Ayan po yung sa kanya. So, her award was in relation to the Coffee Mondays. So, nirecognize siya in fairness. Nirecognize po ng NCRPO at saka ng RMDU. So ganyan po kabilis yung ano yung award or reward pala in this case. Ayun, Father. Again, thank you very much. More awards for us. Sabi ko kila Marvin, sila naman sa next batch
Tsaka sila Sir Louis, tsaka yung mga ibang members, si Doc Ellis, ayan, tsaka sila Attorney, and si Doc John. Sir Louis? Si Sir Louis actually in pain kasi nadisgrasya siya kahapon na nahulog yung isang leg niya daw sa manhole ng old home. Kaya, yun. Sir Louis, andyan ka ba? Okay. Kanina, he was booking yata. Kung lang masyado marinig si Ma'am Gail, o ako lang ba? Parang hina ng voice ni Ma'am Gail. May ganun? Anyway, Sir Louis, yeah, Sir Louis, it's your time to shine. Yung pong project po ninyo ng Usapang PWD and then yung ating deaf sensitivity training. First ever nga pala po, Sir Ma'am. First ever deaf sensitivity training for the Philippine National Police. Yes. Sir? Yes. That idea really spawned about by, yan, siyempre, our very own A. Salvacion on that. And then through the idea and collaborated na po with Ma'am Gail and me. And I congratulate, I give the credit for thinking about it to be the first to be ever conducted na parang training for the deaf ng mga ating kapulisan. Kasi yon ang short na nakausap namin si Ma'am Isguera was very eager to share her talents and her skills and her time, of course. Kasi yung napag-usapan at natignan, wala pa sa history ng ganitong training. The next is paano nga ba, how do we handle, di ba, people with disability in the bigger umbrella? Pero dito po muna sa deaf, pag ina-accost ba ng police at makikita ng ibang netizen na lang yung term natin, tapos bakit yung police sinisigawan yung babae? Hindi na naman nila alam na, di ba, bingi pala and all, or mahina yung pandinig. Well, there are ways to handle this more professionally. And then, kahit ma-verify nila, kasi po, mahina yung pandinig. And there are ways to basically handle this also, not to demean or not to put into shame yung mga tao, di ba, na for added. I think that yung na-share na nagustuhan naming term nun was people with special abilities. Yan. So, again, si Ma'am, as you can see on the screen, yan po si Ma'am Julie Esguera, na eager din na nag-email back para i-share nga yung kanyang time and skills. Nag-war na siya, nasabi niya, madaldal ako talaga. So very, very enthusiastic siya. And then besides covering our time for the Coffee Mondays dito, Coffee Mondays, parang magkoconduct ng first ever na training, parang ala webinar for sa ating mga kapulisan. And those you think is valuable, dapat malaman to, or syempre kahit hindi naman tayo nandun sa traffic or hindi naman tayo nag-aano ng crime and all, we will understand how these people will move and how these people are expected to handle things like this para walang ano, no, walang misunderstanding. Yun yung siguro mga na naalala nyo, may mga lately na nangyari, misunderstanding. Yung sinabi, bakit nyo ina na yan? Medyo misira sa pag-iisip. Diba? Hindi ko na ano yung incident, pero misira sa pag-iisip, pero may dalang barel. So, but still, could the death have been avoided? Yan. Yung mga, at least ito with, let's start with the hearing impaired. So, para, yan, mabigyan linaw and we would actually know how to approach people like this. So, congratulations for pitching actually the idea and nurturing it with us, Sir Ace. Hindi kami kukuha ng exact credit dyan, but rest assured of our support in that idea. Thank you so much. Yeah, and in addition to that, aside from the Usapang PWD sa ating Coffee Mondays, we will also have a webinar tomorrow. I believe it's 3 to 4 p.m. And Sir Ace, ano na yun, ano? Okay na tayo with CPSM? Sila na po ba yung mag-provide ng Zoom for 1,000? So far po, ma'am, wala pa silang feedback. Kinukulit ko nga. Okay. But we have our contingency, right? Yes. Contingency po natin is if ever na hindi po sila mag-feedback within today, and I hope sana mag-feedback sila para wala tayong problema tomorrow. Yep. Ma'am Gail will be hosting po ito for a maximum limit of 500 para sa Zoom.
And I hope I can, we can generate that amount of numbers. Anyway, 3 to 4 lang naman po tomorrow. Mm-mm. Yeah. Sige. Kung ano man yung magiging discussion with CPSM, I'm just here, just let me know para magawa na natin agad yung webinar link para masend ko na rin po sa inyo, Sir Ace. Pero whatever happens, tuloy yung webinar natin tomorrow, 3 to 4 p.m. And me and Sir Louie will be the moderators. Sir Ace will also be there to join us para sa mga overall na kailangan natin. And yung mga, of course, mga RAGPTD, whoever wishes to join, pa-join na lang ng early. Kasi alam ko pag may mga webinar, Sir Ace talagang ano eh, paunahan talaga, napupuno agad, just like last time. And this will be a very interesting training kasi ako mismo, gusto ko rin matuto ng mga basic na sign language. Kasi for the longest time, talagang I don't know how to deal with deaf people. So I think this is a very good effort. I'm sure malaking help talaga to sa ano sa PNP kasi wala pang ang ganitong training. At least alam natin how to communicate with them. Simple, you know, yung from A to Z, yung mga numbers, which is ituturo nila sa atin as per Ma'am Julie. So we're looking forward to that webinar tomorrow. And of course, Mamiya naman, parang snippets lang din about their organization, what they do and ilang years na sila nag-exist dito sa Philippines and ano role nila sa community. So what else? Moving forward siguro this will be a regular thing na rin, Sir Ace, ano, kung talagang magiging need na siya. So yeah, pwede natin i-assist. Yes, sir. Ma'am, sir, this is just the tip of the iceberg. What I always like to say, this is the first of many. We're hoping that this will be a regular thing or institutionalized doon sa buong Philippine National Police. Kasi I've been in the service for 21 years and yet I've never heard PNP teaching us how to deal with deaf people. Maybe because I've never seen one or maybe meron man ako, but they don't have problem with me. But the problem is, what if yung pong deaf person had a problem or issue, or maybe the deaf person is a criminal, so paano mo ngayon siya kakausapin? It just so happened po, sir, ma'am, that it's Deaf Awareness Week, and based on research, sa ibang bansa po, there was already tragedies that happened, that a deaf person was killed by a police officer. He was shot mainly because hindi sila nagkaintindihan. So as shown in the screen, sir, ma'am, is one of the things that we would like to develop sa PNP, that every deaf person sana will be able to carry this placard, and PNP should recognize this placard as something, as a communication tool. So they don't have to say anything, nor the PNP should say anything, but rather they're just going to point, I am deaf, I am hard of hearing, and then what is my violation? So si police naman, tuturo niya dyan, may violation ka ng, I need your license, et cetera, et cetera. And your violations are blah, blah, blah. Do you need help, et cetera. So this can be expanded to as simple as, let's say, nawawala siya and I need to find a phone, I need help, or masakit ang ulo ko or something. I mean, these are just simple tools that I believe can bridge the gap between another person, in this case is an underserved community. Mahirap pong ikwento kung hindi po natin naranasan. Ako, hindi ko naranasan siya in my whole career, but I would like to think, if this happens to me, ang hirap ko kaya, ang hirap mo makipag-usap. I don't know what to do. Ang dami-dami kong alam, and yet at the end of the day, hindi ko alam kung paano kausapin yung isang tao na nangangailangan ng tulong, na isang pulis. Or vice versa, sila po yung witness sa crime. If they are the witness of the crime, how can I talk to them? And how can... Ganun siya ng ganun, sign language siya ng sign language. Yun pala yung bumaril, hindi ko nga alam eh. So, paano ko huhulihin yung criminal? I don't.
because I don't know how to talk to them, or vice versa. So yun po. These are very simple things. I think that if awareness is there, and hopefully Philippine Institute for the Deaf, through Ma'am Julie, will be able to deliver to us. I believe it's just a matter of time that PNP will realize na, oo nga, no, bago pa mangyari yung sakuna, o ba yung mangyari pang ganyan, at mabalita siya. And I'm sure meron ang nangyari. Di lang na media. Pero sana, bago pa ma-media yung isang ganyang sakuna, at least may meron na tayong panangga agad. Oy, nag-training kami niyan. We had a training. So, at least we have. Sakay sa, bakit di kayo nagte-training ng mga tao niyo ng ganyan? Ganun ba? Importante pala yon. So, I hope that wouldn't be the scenario. So, ganun lang po, sir, ma'am, yung very simple po na objective po ng program. And hopefully, everybody will be on board. Hopefully po. So, yun po, sir, ma'am. Quickly lang to add on to that. Ang ganda nung pagkakasabi mo on that. Siguro, to add is the projects natin dyan. No? What Sir Ace has shown us is something na yan, I'm willing to co-design as well. Back in the times, and then nakagawa na rin ako ng parang survival bandana of the same sort. You call it a pointy talkie. So if you're a traveler and you're in a foreign land, you only talk using icons. So yung pinakita ni Sir Ace dyan na parang may mga icons, these are yung pag-design yan. Hopefully we can, you know, print it in mass and own it. So walang problema sa copyright kasi kung tayo na yung gagawa. But the icons we can easily do. And si Ma'am Isgeres is willing to also coach us on what she thinks is needed doon. Siyempre, limited yung space. Hindi naman siya pwede maging book na dala-dala. Versus, it's like a bookmark lang siguro or size of your cell phone back-to-back para makatulong. And then to expand siguro in the future is ganun din po. All other PWDs like befriended kami ni Ma'am Gail, sila Mr. AC, Mr. Mark Anthony Padil, siya po yung autism PH, which is also, di ba, parang part of that na may iba't ibang level din pala yon. So sayang kung makakuha tayo like that, witness to a crime, pero hindi lang natin maintindihan or maakala natin, di ba, nagko-kung fu o nagma-martial arts sa harap mo. Nagbibigay pala ng sign language, di ba? At yung hindi ma-interpret ng pulis, kala inaaway o ini-eskrima mo dun yung tao. So, again, more understanding. And the future of this is, again, kung may mangyari man at na-media, at sana hindi maunahan yung course natin bukas, medyo bad timing lang talaga, nauna tayo, at least wala na po tayo dun sa point ng may negligence po tayo. Because we already had the course, may awareness na. So, pagka na-media, yes, in fact, on the roll na yan, katatapos lang na ganito. So, having a direction for it really gives it a point na hindi tayo negligent. Napakahalaga po nun. Okay, thank you po. Thank you, Sir Louis. Sorry, nag-add si Sir Louis, mag-add din ako, dalawa lang. Sorry po. Ako rin, sir, pagkatapos, may pinaano si Marvin. Meron siyang pinapapost. Yes, sir. Ma'am, the deaf community is just the first of many of the PWD. As mentioned ni Sir Louis po, yung meron po tayong mga autism or autistic individuals, ang hirap din po makipag-coordinate sa kanila. So, these are just, paano yung bulag? Paano yung other people with disabilities like seizures? So, these are things that I think we can venture upon, and this is just the first step. Better na meron po tayo na umpisan. So, we start with the deaf community, and nalaman ko lang na ang dami pala talagang deaf. Sabi ni Ma'am Julie, tama ba ma'am? Pagkakaalala ko, 8 million? 8 million Filipinos are either deaf or hard of hearing. Just imagine kung gaano kadaming tao to. Eh. Ibig sabihin, 1 out of 10 person or 1 out of 11 person that we can meet is a deaf or of hard of hearing. Imagine, ganun kadami po sila. So, ang pulis po, ang ratio po dapat namin is 1 is to 500. So, ibig sabihin,
ganun kadaming tao yung pwede nilang makasalamuhang deaf or hard of hearing. Plus, Sir so, Ace, yung na-mention na ano, di ba? I mean, you go to firing for marksmanship proficiency, da? So pwede mag-degrade din yung kapwa police. Yes, correct. Ngayon po. So, parang pag binaligtad natin yung side, in this case naman, paano kung si pulis yung bingi? Paano siya, bingi na si pulis? So, ha? Ha? So, alam mo yung parang, paano makipag-communicate ang binging pulis? I don't know how funny it would be, pero I believe that those are the things that we need to ponder upon sana. Kung walang nag-iisip, it's about time. It's about time. So yun po sir, ma'am, yung I think nakalimutan ko lang yung isa. But yun lang po yung dagdag ko. Ayan, ma'am Gail. Yeah. So since yun na-mention yun na rin sir, next time yung buong PWD na rin kasi yung guest ko nung Saturday naman sa Healthy Saturday namin ni Sir Louie. Di ba Sir Louie, yung may organization sila, di ba? Yung si Sir Archie, yung yes. PWD. Oo, eh Malabon yes. pa lang yun. So kung makausap rin natin yung ibang organization. So at least, 'di ba, na ano rin naman natin, na-address, na-recognize naman natin sila. So I'm sure it's going to be a very big help. At saka siguro pag mangyaring 'yon, eh baka mas more peaceful ang ating community. So hopefully tuloy-tuloy po yung projects natin. I will start off with yung sa deaf and then autism and then yung ano na, kabuuan na. So yun po yung project ni Sir Louis. Si Marvin naman nag-message siya ngayon. Actually gusto niya talaga i-propose yun. Matagal na sir bago pa siya nag-join dito, yung about financial planning which I mentioned to you. So gusto niya talaga ituloy yun, magka-conduct siya ng webinar. It's actually about the financial planning process kasi naniniwala nga siya na syempre being in the PNP, kailangan nyo talaga yon. Siyempre dahil hindi naman habang buhay, di ba, na nagtatrabaho kayo. So, siya bilang financial advisor, he wants to share as well his knowledge para naman makakatulong sa ating kapulisan. So, yun, may mga steps siya actually. So, of course, determine muna yung current financial situation and then develop nyo yung financial goals. And then identify yung alternative courses of action and then evaluate yung alternatives like yung life situation, yung personal values and all. Tapos i-assess din yung risk, yung time value of money and opportunity cost. Tapos create naman and implement yung financial plan. So, kumbaga, papunta naman towards doon kung ano ba yung gusto nyong gawin sa buhay nyo. Syempre towards retirement. And then review and revise naman financial plan. So yun yung gusto niyang ituturo sa webinar. Usually, this is really a 2-hour webinar. Kasi syempre hindi naman pwedeng madaliin pag ganun. Kasi kailangan mo siya ma-internalize. So he was hoping na pwede natin siyang isama sa resolution. Kasi yun talaga yung gustong-gusto niya unang implement, hopefully before the end of the year. And yun nga, as well as the customized health calendar for PNP. So far yun yung from Marvin. He will be able to present it sa next meeting natin. Hopefully, Sir Ace, medyo maaga yung meeting natin sa December para at least may time pa siguro to implement the webinar before the year ends. Para makahabol pa tayo dun sa ano natin. Scorecard natin kung may kulang pa dun sa financial planning part. So, yun po so far naman from Marvin. Thank you, ma'am. Ma'am, idagdag ko lang, ma'am, ulit. Balik ko lang sa DEF. Ma'am, sir, ngayon ko lang na-discover, may Filipino Sign Language pala, which is apart and different from International Sign Language. Oh. At yun po yung ituturo po bukas. Okay. So, iba pala yung sign language natin. Just the same as pag nagtagalog ka, hindi ka maintindihan ng kano. So, ganun din. May sign language din na specific pang Pilipino. So, kahit na alam mo yung American Sign Language, hindi ka maintindihan kasi Pilipino nga yun. At sila na nakakaintindi nun. So, sana yun din po yung consider natin. So, yun. So far, Father, yun po yung mga upcoming projects natin for approval. I'm not sure. Si Doc Ellis ba? Still here? Doc, meron po ba kayong gustong i-propose? Actually, hi, Doc. Wala eh. Good afternoon. As far as I remember, yung mga punong-puno na tayo. It's just a matter. Ulitin ko lang. Ang daming line-up.
We're just waiting for the ball to roll on the proper authorities, proper, kasi the initiative is there, the projects are there. So, yun nga, it's just a matter of rolling it out. Yun ang first reaction ko. Meron at meron. We have a wealth of resources in terms of projects. Number two reaction ko doon sa mga naririnig ko for the past few minutes, lalo na yung pagdating sa PWD, saka yung kay Mark din lahat, ang magandang incentive para dito, this is one of the positive positive effect of the, it is covered by law. Yung PWD law na ever since mula doon sa 20% discount, pati sa parking lot, actually, doon lang na-focus. But if you're going to go through the law itself, it covers that. The capacity to, for people to understand and to give the power, proper power and venue to have this, our brothers and sisters na merong kapansanan to be to maximize their potential despite their disability. It is governed and covered by law. At maganda yung initiative that hindi lang siya dahil sa 20% discount at yung paglagay ng rampa. Yun nga lang, palpak na eh. Yung paglagay ng rampa sa mga building, no, from the local government unit to the national. So, ito yung nag-ano ng batas, nag-enhance. Pangalawa, yung dinabanggit ni Louie, yung kay Mark, yung sa autism. Aside from the person, physical impairment, yung Mental Health Act is another one in terms of relationship, in terms of yung psychological disability. So, malaking project yung nakikita ko that it is not just an isolated project, but if you're going to see the social and the community effect of this, it is even backed by the law, which is on a positive perspective rather than negative yung it enhances the law in its positive effect rather than the negative on a punitive punitive perspective, yung dahil mabawal yan, yung hindi siya, hindi mo gagawin para sabihin ko ano yung puro, para sa pagpapalaki ng anak, lahat na sinasabi natin, hindi pwede yan, puro negative. So, ito yung mga positive effects and positive pathways. So, yun yung reaction to sa mga naririnig ko na sa simulat sa pool, napansin ko talaga, ang dami natin pwedeng ang dami nang pwedeng ma-enhance na project within the group. So, yan yung practically reaction ko. It's just a matter of really prioritizing which is which at kailan mo i-roll out. Okay, that's about it. Thank you, Doc. At least validate na talagang kailangan talaga natin siya gawin. Kasi yun nga, for the longest time, wala talagang ganong trainings ang PNP. Thank you, Dr. Ellie. In fact, yung mabanggit ko lang, no? One of the prime movers niyan is yung St. Benil. Yung De La Salle St. Benil. Kasi sila ang kauna-unahan na nag-start ng actual course as a mainstream course for the deaf and physically disabled person. And there is an actual course for that. Kaya pa makikita mo, Father, pag nagsimba sila, parang nakasama namin sila, the way they conduct the masses and how they join us. Tapos habang nagsisimula, parang gusto mo rin silang nagkakabiroan kami, no? Yung while you're starting to prepare yourself for the mass, parang gusto mo sila pagsabihan kasi parang andaldal nila, no? Bago magmas, ang dami nilang sinasabi. So, it is a very good initiative to, kasi nga, parang kakaunti, hindi pa masyadong common, you get to have a lot of understanding. Unfortunately, nagsara yung, if you've been to Mall of Asia, one of the pioneering projects for empowering the deaf
no? And the mute was a ice cream shop doon sa corner ng fashion mall sa North Wing ng ano. Lahat ng ano doon, lahat ng crew, lahat ng staff doon, deaf and mute. Tapos yung sinasabi niyo na cue cards at lahat, doon nagkakaroon ng challenges yung pag-order. Tapos doon mo makikita kung gano'ng ka-narrow-minded at yung challenges kasi niloloko nila yung crew nung ibang mga taong bumibili doon. So, it was a test case for the social impact of such programs, but at the same time it gave an avenue for realization for the Philippine society na pwede yon kasi naging successful yon. It was featured by a lot of non-governmental organizations or even news outlets at the heydays. Unfortunately, natamaan sila ng pandemic. They have to close shop dahil doon. So, yan. Malungkot. Nakakalungkot naman yung ganun. Ma'am Gail, inform lang kita, ma'am. Nag-text si Ma'am Julie. Entering na daw siya doon sa Coffee Mondays. Yeah, pwede po ba ako mag-leave na dito para makapag-prepare na tayo sa Coffee Mondays? Nandiyan si Chairman. Sir Adok Ellis, pwede po ba kayo mag-join kahit saglit, kahit sa first part sa show natin? Iano ko sa inyo ulit kasi ngayon, 12 units ang teaching load ko. Ay, okay. Okay lang yan, Dok. Wala po kami problema. Okay lang yan, okay, Dok. Pagkaya. Next time na. Thank you, Dok. Sige, we miss you lang talaga sa show. Pero I'm one sure next time, luluwag din. Definitely. Gail? Yes, si Father. Quad, no? Ang swerte ko naman kasi si Ace, si Louie, Biosmosi, si Dr. Ellis ay Bosconians. No? And one of the principles that we hold dear in the system of Don Bosco, not only of education, but also in evangelization, is the preventivist mode. I believe that if there are 8 million, one of the workings of gathering intelligence, making an intelligence community, where we have the Magone Survival, Urban Survival Academy, is to make use of all these lower rung people, so to say, they are specially able, together with the street children, the children in conflict with the law, the elders, the seniors. These are the mass base where we could make a very strong intelligence community. And if you are able to connect with them in a kind of a clearinghouse to have them in our team, then we could really promote not only a medical preventivist mode, but also an intelligence community mode, especially when it comes to emergency. Louis, I would just like to ask, ano pa ibig sabihin ng EMC? Kasi bagong company yan, ano? Yeah, Father, nice to catch up with you again. Thank you for acknowledging that. Emergency Management Center po. It's still the same team minus one lang po. So, pero we're going on and going through the helping Pilipinas pa rin. NGO pa rin po siya. Yeah. So that's what I'd like to emphasize, that we are always in a kind of emergency mode. We are in intelligence preventivist mode, especially when it comes to medicine. No? Like not just, we have been cornered by COVID-19. And a training on being a preventivist is a very important mental human and mental set. Thank you. Hey, thank you, Father. Thank you for the closing remarks na rin siguro yun, Father, no? Okay. So, anyway, sir, ma'am, without further ado po, we would like to thank everyone for attending po the 5th RAGPTD po, Father. So, Father, may we have your adjournment of the meeting so that we can end this meeting so, already? It will be nice to give you a blessing for the full month again coming for the next meeting, maybe in December.
Do we have a meeting on December? Yes, sir. Meron po tayo, sir. I think 7 yun, no? Eric? 7 or 8? Yes, sir. I-double check lang natin yung availability ng iba natin mga RAGPTD members. Copy that. Okay. So I'll just give you the final blessing. The Lord be with you. And also and with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. O Elis, kailangan sumagot ka niyan. Dati kasi minariste eh. Picture, group picture. Okay po, group picture na lang po. Ready? Ayan, si Louie mahaba na po buhok. Lalo hindi niyo makikilala. Nakikilala. Yeah. During our your hair while you have it. Saka tumaba ka ng konti, no? Pero cute ka pa rin. Pa. Nag-asawa ka na, asawa ka. Nag-asawa? Ano yung asawa pala yan? Hey, I need to, sorry, I need to go ahead. I'll prepare our coffee Monday. Sir Louis, thank Sir you, Ace, Father. See you there. Thank you. Thank you. Bye. 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 See you. Bye-bye. 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 Louis, saan ka ba nakatira ngayon? Ah, Philinvest.